Maaray na ang mga magsasaka dahil sa pagkalugi sa mababang presyo ng bigas. Kaya naman naglunsad na ang Department of Agriculture ng programang pautang para sa local farmers. Epektibo naman kaya? Nagbabalita si Shaila Francisco. Apat na dekada nang magsasaka si Mang Ruben sa Nueva Ecija na tinaguri ang rice granary ng Pilipinas. Pero ngayon lang daw niya naranasang sumadsad sa 7 pesos kada kilo ang palay mula sa dating 17 hanggang 25. Matinding pagkalugi raw tuloy ang inaabot nila. Dulot daw ito ng pagbaha ng imported na bigas dahil sa Rice Trade Liberalization Law. Ang nasa loob na lang namin, pinakinabangan na lang ng konti. Kahit may maisalba man lang kami ron sa pinagsakahan namin. Baka next month, wala na kami may sasaing dahil naibayad na namin sa mga utang. Pangamba pa ng ibang magsasaka, baka bumaba pa ang bentahan sa mga susunod na buwan. Pag tuloy-tuloy pa po yung pagbaba na yan, maobliga na bumili ng bigas dahil sa baba. Sana po, wag po sana magtuloy-tuloy. Bilang tugon, inilunsad ng Department of Agriculture at Land Bank ang Expanded Survival and Recovery Assistance Program. Sa ilalim nito, pauutangin ng 15,000 ang mga magsasakang hindi higit sa 1 hektarya ang sakahan. Pwede itong bayaran sa loob ng 8 taon nang walang interes. Nasa 100,000 magsasaka sa bansa ang layong tulungan nito. Pwede raw makautang sa loob lang ng 3 oras. At ang 6 na mga mangungutang, bibilin pa ng National Food Authority. Lahat po ng measures na pwede pang gawin para dito sa main harvest coming this September towards October ay wala nang problema sa pagbaba ng presyo ng palay. Pero para sa mga magsasaka, hindi pa rin ito sapat para mabayaran ang kanilang mga utang. Ayon naman sa DA, nakikipag-usap na sila sa provincial government na bilhin ang palay ng mga lokal na magsasaka sa halagang 15 hanggang 17 pesos kada kilo. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5.